What's up sa inyong lahat? My name is Asa De Castro. Yun o. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog dahil medyo seryoso muna tayo sa studies. Graduating na tayo. This month, gagraduate na ako guys. Pero hindi pa ako fully sure kung gagraduate talaga ako. Ayan. Anyways, for today's tech video, we are going to review the Realme Narzo 50A Prime. Ito po yung phone na nasa kamay ko ngayon. Ayan siya. Isa na naman tong budget gaming phone ni Realme Narzo. Ayan o. Si Narzo kasi we can say na another brand siya ni Realme, no? And naka-focus siya sa mga budget gaming na smartphones. Pinadala sa akin to ni Realme na available na talaga siya sa market. Ang original price niya is 7,990 pesos. Pero kaka-check ko lang kanina, 6,990 pesos siya ngayon dahil sale. So we can say na this phone is around 7,000 pesos. Na-review na natin yung Realme Narzo 50A. And ito yung prime na version, kumbaga. And when we talk about prime kasi, no, para siyang pinakasagad na potential. Sa halagang around 7,000 pesos, alamin natin dito sa video na to kung ano yung may offer ni Realme Narzo 50A Prime sa inyo. Ang pinaka-content natin ngayon is review after 2 weeks dahil matagal na to sa akin. Almost 2 weeks na tong nasa akin guys. So yun na guys, wag na natin to pahabain pa. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na guys, diretsahan na tayo, no? Dumako na muna tayo sa kanyang build quality or yung doon sa mismong design niya, no? Ito talaga yung pinaka-highlight dito sa Realme Narzo 50A Prime. Bigyan natin ng focus yung kanyang back design. Ayan, no? Titigan nyo na maigi guys, sobrang ganda ng design ng Realme Narzo 50A Prime. Para sa akin, ha, ito yung budget phone na hindi mo mararamdamang budget phone siya pagkahawak na pagkahawak nyo na ito. Ang color na meron ako is the color na flash blue, and meron din siyang black na color. Flash black din yata yung pangalan. Yung pinakalikod niya is very glossy. Ayan, nagre-reflect talaga siya guys. And also meron din ditong parang spectrum na kulay-kulay dyan, no? Pansin nyo. And dito yung Narzo logo. And ayun nga, no, guys, spoiler alert, hindi glass yung kanyang back. Dito lang sa front yung kanyang glass, plastic yung kanyang back, and also yung frame. Yung sa camera layout din niya guys, no, sobrang modern tignan. And meron din siyang umbok dito. Very sharp, no? Very sharp. Hindi siya yung parang palubog na saddle. Ayan talaga, no? Ramdam mo talagang parang pinatong siya. And also, talking about dun sa kanyang frame, flat na ang kanyang edges. Ayan, no? Very modern, di ba? Ang angas yung kanyang fingerprint sensor. Palubog siya ng onte dun sa pinaka-frame niya. Ayun, no? Lubog siya ng onte. Power button siya na merong nakapatong na fingerprint sensor. Ganun. Medyo flat din yung kanyang volume rocker, and nandito yung kanyang SIM ejector tool na meron ding expandable storage up to 1 TB. Ayan, ang laki, di ba? And nandito sa uba, mapansin nyo, nandito yung kanyang headphone jack, yung microphone, yung speakers, and also USB Type-C na rin siya. Sa gilid and sa likod, very modern talaga, very flagship yung feeling niya. Pero dito sa harap, sasampalin tayo ng realidad, no, dito sa kanyang front dahil teardrop pa rin yung kanyang cutout, and also meron pa rin siyang matabang chin dito. Yung sa bezel, sakto lang din naman siya. Wala kasing kasamang case to sa box, pero okay lang din sa akin dahil mas gusto ka siyang hawakan ng walang case. Yung ganito lang talaga. So dumako naman tayo sa display netong Realme Narzo 50A Prime. Ayan. Dito sa harap, the Realme Narzo 50A Prime has a 6.6 inches IPS LCD display with 1080 by 2408 pixels, and it has a 60Hz refresh rate. Sa lineup ng kanyang spec sheet, may sabi natin, tamang-tama lang eh, no, for the price. Maganda pa rin naman yung colors niya, pero yun nga, no, sa mga viewing angles, hindi lang siya sobrang pure. Pero ito, viewable pa rin naman. Colorful pa rin naman. 60Hz refresh rate, very standard lang din naman. Pero sayang lang, no, hindi pa nila nataasan para ma-utilize for gaming. Para sa akin, very good for the price lang din naman siya. Pag-usapan naman natin yung battery aspect netong Realme Narzo 50A Prime. This phone has a 5,000 mAh massive battery, and it also has an 18W fast charging. 5,000 mAh, very predictable to sa mga budget gaming phones ni Realme. Pero at least nakikip pa rin nila, considering sa kanyang design na slim. Ayan, very slim talaga yung design niya. Sobrang kunat guys. Nagamit ko ito ng 2 days na walang charging. Pero syempre kung bardagulang kang nage-gaming, eh malamang sa malamang yan,
isang buong araw, masisimot mo yung battery nito. And also talking about the 18-watt na fast charging brake, sa laki ng battery niya na 5,000, medyo matagal nyo siyang matcha-charge, no? It can charge from 0 to 100 in around 2 hours and mga 15 minutes. Ganun yung tansya ko talaga sa kanya. Pero para sa akin, okay lang kasi matagal nga siyang mag-charge pero at least matagal rin siyang malobat. Ayun na yung pinakapanalo nyo dun eh. Kaya, yeah. So, yun na guys, no? Bago tayo dumako dun sa camera department ng Realme Narzo 58, gusto ko lang muna bigyan ng huge shoutout ang Shoes King. Sa mga hindi pa nakakilala sa Shoes King, isa silang international na online selling platform na nag-o-offer ng high quality na mga Jordan and Nike na replicas. And pinadalhan nila ako ng isa, for sample. Pinadalhan nila ako ng Jordan 1 na neutral gray color. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito siya guys. Ayan o. Kung mapansin nyo guys, no, sobrang high quality talaga niya. Actually, itong mga colorway na kasing to is hindi na available sa mismong market. Mabibili nyo lang to ng sobrang pagkamahal-mahal. If you really want to wear this kind of colorways, eh, you have the option to buy replicas naman na high quality. And ako, I don't have problem in wearing replicas kasi high quality naman talaga siya, lalo na to. Goods na goods tong shoes na to. Ilalagay ko yung mga links nila dito sa baba kung curious kayo and kung gusto nyong bumili. And yeah, thank you so much Shoes King for sending me this. Susotin ko to next time pag nakagala-gala ulit ako. And yeah, balik na tayo dito sa Realme Narzo 58 Prime. Okay, so going back dito sa camera aspect netong Realme Narzo 58 Prime. Kung mapansin nyo, triple camera ang setup niya dito sa likod. And dito naman sa harap, meron siyang single camera setup. Meron siyang isang 50 megapixels na main, 2 megapixel ng macro, and it has a 0.3 megapixel na depth sensor. Honestly speaking, sa 2 weeks na paggamit ko neto, yung pinaka main camera lang talaga yung na-utilize ko dito sa likod. And also dito naman sa selfie camera niya, decent naman siya because it has an 8 megapixel na selfie camera. Since the Realme Narzo 58 Prime is more focused sa gaming, eh, maintindihan natin, no, na hindi sila mas mag-focus dun sa camera aspects. Ginamit ko pa rin siya for photos and videos and papakita ko dito yung mga sample na ginawa ko using the Realme Narzo 58 Prime. Yung kulay, yung contrast, Realme quality talaga eh, no? Tamang-tama lang yung timpla. Just take consider na lang din, yung dalawang camera dito is baka hindi nyo sobrang ma-utilize. Pero maganda yung kanyang main camera, 50 megapixel, and also dito sa back camera niya. Eh lang naman yung pinakamasabi ko, no? So yun na guys, dumako naman tayo dun sa performance aspect netong Realme Narzo 58 Prime. Based on the spec sheet, this phone has a Unisoc T612 processor, 4GB of RAM, 128GB of storage, and it powers Android 11 with the Realme UI R Edition. Medyo may mga kakaibang terms tayong narinig dito. Unang-una, bigyan natin ng pansin yung R version na tinatawag. Tatlo na yung na-experience ko, yung pinaka-original na Realme UI. Pangalawa, yung Go version, and pangatlo, etong R version. Ang pinakamasabi ko lang, etong R version is nasa gitna siya nung dalawang yon. Yung Go version kasi yun yung pinaka-tipid talaga sa features and personalizations eh. Pero eto, napansin ko meron pa rin siya, pero hindi lang lahat ng nandun sa Realme UI eh nandito sa R version. Functional pa rin siya, minimal lang din yung kanyang design. Pero yun nga no, kung sakali mang mabibiting kayo, eh pwede naman kayong gumamit ng mga third party launchers. Like katulad nito no, for example yung ginagamit ko ngayon, yung Nova Launcher Prime. And about naman sa kanyang processor, Unisoc T612. Ayan, this is the first time din nagagamit ako ng gantong klaseng processor. Nag-base na lang ako sa kung paano ko ginamit tong phone na to. Well, sa basic scrolling, basic swiping natin dyan, no, eh, wala naman talaga siyang problema. Sa multitasking, wala rin siyang problema, guys. And also sa gaming, surprisingly, wala naman ako nakikitang lags or glitches. Ang mga games na tinry ko dito is Subway Surfers, Pixel Car Racer, and also etong Mobile Legends. Ayan. Nabigyan naman yung hustisya, no, yung pagka-gaming niya dahil sa Mobile Legends, surprisingly nakakatuwa kasi kahit matagal mo siyang ginagamit, eh hindi siya nag-iinit. Ang kinagandahan pa dito, ang kunat ng battery.
Kahit nakakatatlong laro ako, hindi pumapalo ng sobrang laki yung pagbawas ng battery. Sobrang efficient siya, kumbaga. Hindi naman siya nagkakalayo dun sa mga ibang kilala ng processors. And yeah, yun lang naman yung masasabi ko dito sa Realme Narzo 50A Prime. Ang pinaka-overall verdict ko dito, kung gusto nyo ng gaming phone na sobrang bawi sa build quality or yung sa design mismo, yung hindi mo ramdam na gaming phone siya by looking at it and sobrang subtle lang din kumbaga, no, I recommend this phone. Kasi ako, even though na gamer ako, ayokong nagmumukhang pang gaming lahat ng mga gamit ko. Nakakatuwa kasi sobrang bawing-bawi siya sa build quality. Ang lakas maka flagship phone ng design nito and hindi rin naman siya nagkulang dun sa performance, which is the essential, no, sa pag-gaming. Sa camera, oo, medyo bitin nga lang nga siya, pero alam naman natin, no, na ang mga balak bumili ng Realme Narzo 50A Prime is focused on gaming talaga. Budget gaming talaga. Kaya para sa akin, sulit tong phone na to. So around 7,000 pesos. And then guys, ilalagay ko lang din yung link dito sa description box kung gusto nyo makita. And before I end this video, gusto ko magpasalamat sa Realme for sending me this. Thank you so much. That is it for today's video. Sana may natutunan kayo. And as always guys, kung nagustuhan tong video na to, leave a like, leave a comment, share nyo sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more easily Castro vlogs and tech videos. And yeah, peace.